Barkada na ngayong araw ang kauna-unahang Quad Committee hearing ng Kamara sa Bacolor, Pampanga. Sa simula pa lang ng pagdinig, nagpaulad na ng show cause order ang mga kongresista. Si Bella Lesmora sa sentro ng balita live. Asyo, daang-daang official resource persons at iba pang personalidad ang nagharap-harap ngayong araw dito nga sa Bacolor, Pampanga para mapanaig ang katotohanan hinggil sa mga krimen na iniuugnay ng pugos, drugs at extrajudicial killings noong nagdaang administrasyon. Pasad 10 ng umaga kanina ng umarangkada rito sa Bacolor, Pampanga, ang kauna-unahang public hearing na binuo ng Quad Committee ng Kamara o sa puwersang pagdinig ng apat na komite patungkol sa issue sa illegal pogos, illegal drugs at umano'y EJK. Humarap dito ang mga opisyal ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, PAGCOR, PNP, NBI, Office of the Solicitor General, Bureau of Immigration at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay House Committee on Dangerous Drugs Chair Robert Ace Barbers, na isa sa mga pinuno ng Quad Committee, layo ng kanilang pinaigting na pagdinig na mapanaig na ang katotohanan ukol sa pogo crimes, illegal na droga at EJK na tingin nila ay magkakonekta sa isa't isa. Sa simula pa nga lang ng talakayan, agad nagpaulan ng show cause order ang Quadcom laban sa mga resource speakers na inimbitahan nila pero hindi dumalo. Bukod sa usapin ng mga krimen, isa naman sa mga binigyang diin ng mga mambabatas ang pagtitiyak ng kapakanan ng mga manggagawang apektado ng pogo ban. Pagtitiyak naman ng PAGCOR, may mga hakbang na sila ukol dito. Sa mga puntong ito, pakinggan natin ang pahayag ng ilang opisyal kanina. Presentation, may we now... It is important to note that Pogo is a national threat to the Philippine economy and therefore Pogo is a national threat to our national security. Let me state that the Congress right now, you can see most of the red leaders of almost 100 leaders of Congress here because we want to know for sure whether or not we can defeat this kind of criminality that is in our country. Hindi mangyayari ang lahat ng ito kung hindi tinutulungan at nakikipagsabwatan ang ibang kawani ng ating gobyerno at ibang kawani ng pamahalaang lokal upang mapasakamay ng mga dayuhan ang mga pag-aaring ito. As a result, drugs continue to flow into our country and pogos have become hubs for all manner of criminal activity including kidnapping, murder, human trafficking, prostitution, money laundering, investment scams, and other cyber crimes. With regard po dun sa mga trabaho na ito, para po sa mga madi-displace, meron po tayo mga kasalukuyang plano and sa ngayon po ay patuloy po yung profiling nung mga 33,000 na yon para po ma-match po natin sila sa mga open jobs and opportunities po na pwede po nilang pasukan after po nitong effectivity po ng ban. Ako inaasahang maghapon no itong sinasagawang Quad Com hearing at sa ngayon nga no tuloy-tuloy yung pagdating ng iba pang resource speakers at witness na iniyak sa pagdinig kanina lamang Aldo habang tayo nag-uulat ay dumating siya dating former Customs Intelligence Officer Jimmy Guban at inaasahan nga natin na hanggang sa pagpapatuloy ng pagdinig ay may iba pang mga witness na ihaharap dito sa pagdinig para nga sa ngalan pa rin ng pagpapanaig ng katotohanan higil sa mga issue sa illegal pogos, illegal drugs at umano'y extrajudicial killings noong nagdaang administrasyon. Aljo? Nela, bakit dyan sa Pampanga yung napiling lokasyon ng hearing na yan? May mga local bang opisyal din ba na dumalo dyan sa hearing? Yes, Aldo, dito kasi sa probinsya ng Pampanga, no, na talagang nasa lakay o nakita yung mga pogo, yung ilang pogo hub na kinakitaan ng iba't ibang krimen. At ipakita na lamang din natin, Aldo, no, talagang ngayon nga dito sa ating kinalalagyan ngayon, talagang nga punong-puno yung gym, yung mga even yung mga lokal na opisyal. Meron nga dito, tama ka, Aldo, dun sa iyong natanong, no, may mga lokal na opisyal, meron nga iba pang mga local police at iba pang mga nandito mismo, mga taga-Pampanga at bahagyan Aljo,
ng mga hakbang ng mga otoridad para talagang kumbaga ay mapaharap nila at makasali yung mga inaasahan nilang makatutulong sa investigasyon. At Aljo, bukod dito sa Pampanga, inaasahan natin na sa mga susunod na linggo, darayo din ang Quadcom sa iba pang lugar na talagang mahalaga para sa kanilang investigasyon para nandun na rin mismo yung mga resource speakers. Aljo? Pupunta ba sila ng Mindanao? May lokal bang mga official din dyan from Mindanao na dumalo? Aljo, makikiulit ng iyong katanungan. Sila ba'y tutungo din sa Mindanao para magsagawa ng pagdinig? At itong quad meeting na yan dyan or hearing sa Pampanga, meron din bang mga opisyales, lokal na mga opisyales from Mindanao? Yes, Aljo, dito nga sa ating harapan ngayon ay may mga lokal na official mismo ng Pampanga at kasama sila sa mga resource speakers, lalo na yung mga taga Porac na isa nga dun sa mga may nakitaan na Pogo Hub. Sa ngayon nga ay medyo nagkakataasan ng boses dito sa pagdinig dahil tuloy-tuloy pa rin yung talakayan. At Aljo, nabanggit natin, medyo maingay kasi dito sa ating venue, no? Pero ang nakuntama ang aking pagkakaintindi, nagtanong ako nga itong pagdinig ay darayo din sa Mindanao. Aljo, inaasahan natin na sa mga susunod na linggo ay talagang tulad sa Davao ay posibleng puntahan din niya ng Quad Committee para nga sa sangalan na rin ng kanilang masinsinang investigasyon. Aljo? Tanong ko lang yan, baka kasi sumibat na papunta dyan sa Mindanao ang operasyon ng illegal na Pogo. Okay, dapat tutukan niya ng pamalaan. Maraming salamat, Mela Les Moras.